Hey mga kaibigan, good morning. So ito na nga po. Ito po ang legit news. Huwag po kayo nagpapaniwala sa mga fake news na kinakalat ng mga ibang vloggers para lamang po makapang clickbait at makapanghikayat ng views kahit na po fake news, alright? So ito po, ipinost na po ni Michael Coppinger. Yan po ay, siya po ay representante ng ESPN dyan po sa Amerika. At siya po ang itinuturing na pinakalihitimo pagdating po sa boxing news dyan po sa Amerika, mga kaibigan. And konpirmado na nga po, kasado na. Magaganap po ngayong December 13 sa Amerika, labanan pong Naoya Inoue versus Paul Butler, mga kaibigan. At yan po ay, yan pong negosasyon na yan actually. Yan po ay pagkatapos pa, no? Nung laban ng Naoya Inoue versus Nonito Donaire. At alam naman po natin na ang nanalo dun sa laban ng Jonas Sultan and Paul Butler ay si Butler. And yun, konting sayang dahil supposedly nag-uusap na po ang si Sir Sean Gibbon sana and si Mr. Honda because they thought that akala din nila si Jonas Sultan ang mananalo. So they are thinking of a unification sana of Naoya Inoue versus Jonas Sultan, but unfortunately, you know, Butler won the fight, but you know, nothing against Paul Butler. He deserves the victory. Talagang nakapaghanda siya, yung kanyang strategy dun sa fight na yun ay talagang tama, ano? So credits to Paul Butler, and ngayon siya na po ang may karapatan na labanan ang the monster ng Japan na si Naoya Inoue. So alam naman po natin mga kaibigan na ang Japan po ay isa din sa mga bansa na kayang tapatan ang offer ng Amerika. So ito po mga kaibigan ay gaganapin dito sa Asia, sa Japan nga po, December 13 mga kaibigan. Hindi yung usual na December 31st kung saan na yan ang parang tradisyon na nila, no? New Year's Eve may malaking boxing event na nagaganap. At ito pong laban po na ito ni Inoue, ayon po kay Mr. Honda, ang kanya pong Japanese promoter, mga kaibigan, ay kanya pong huling laban umano sa bantamweight division. If he is successful, you know, being the undisputed bantamweight champion and first Asian undisputed champion, siya po ay aakyat ng 122 pounds. Yan po ay ayon kay Mr. Honda. At si Naoya Inoue po ay lalabanan si Fulton ng 122 pounds. Unified champion din po doon. So, yun. So, Inoue will be fighting na agad sa, hindi lang sa isang world title, multiple titles na agad pag akyat po niya ng 122 early next year. So, yun lamang po ang pinakamainit na boxing news ngayon pong umaga pong ito. And again, maging mapanuri po tayo. Check po natin kung may source ba yung post na atin pong nakikita. At kung tayo po ay duda, maging mapangmasid po tayo, mag-search po tayo ng mga lehitimong articles to prove kung totoo nga po ba yung mga ibang mga balita na kumakalat na wala naman pong katotohanan. Ito po ang si Silver Voice TV. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Peace!